Ganun na lamang ang pagtataka ni Rhyme kung bakit unti-unting nanlalamig ang pakikitungo ni Louis sa kanya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman, ngunit lihim siyang nasasaktan. Nasasaktan siya dahil unti-unti na siyang nahuhulog sa taong dati niyang kinamumuhian. Isa na namang masamang panaginip. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako sa carpeted floor. Iyon na naman ang mga panaginip na nagbibigay ng alalahanin sa akin. At aaminin ko na nagbigay yun ng takot sa dibdib ko. Dahil malaki ang posibilidad na mangyari ang masamang panaginip kong yun. At sa oras na malaman ni Bianca na hindi ako si Christine ay siguradong susugod siya. Mabilis akong napalingon sa sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Saka lang ako nakahinga ng maluwag nang mabusesan ko si Louis. Bumangon ako at tinungo ang pinto. "Are you okay?" bungad niyang tanong sa akin. Naguguluhan na tumango ako. "Narinig kitang sumisigaw kanina." Naroon ang pag-alala sa kanyang mukha. "What happened? Are you having a bad dream again?" Muli akong tumango. I couldn't seem to find my voice. Nagugulat ako sa kinikilos ni Louis. He is different again. Taliwas sa pinakita niya sa akin kaninang umaga. Sa isang iglap ay nawala ang mga alalahanin ko. I feel safe with him. "Rhyme, I heard he said my name, but I'm not so sure." Naghahallucinate lang yata ako. "May masakit ba sa'yo?" Doon ako nagmulat ng mga mata. Sumakit lang ang ulo ko. Pagsisinungaling ko. "Nasobrahan ka siguro sa pagbabasa." Yumuko si Louis at hinawakan ang mga kamay ko. "Come, painumin kita ng gamot. Pero bago yon, kumain ka na muna." Walang kibo na sumunod na lang ako sa kanya. Kahit pa siguro tumanggi ako ay hindi rin siya makikinig sa akin. Nakababa na kami ng hagdan nang eksaktong may kumatok sa main door. Lumingon ako kay Louis at tinanong kung may ine-expect siyang bisita. Ngunit nagkibit-balikat lamang siya at binuksan ang pinto. "Hello, people!" Masiglang bati ni Bianca. Nagsalubong ang mga kilay ni Louis. "Why are you here? Masama bang bisitahin ang best friend ko?" Balik tanong niya tsaka tumingin sa akin. There's something in her smile. Tila mayroon siyang binabalak na hindi maganda. "I brought you something, Christine. Alam kong paborito mo to." Sabay abot sa akin ang bit-bit niyang kahon. Cake yata ang laman nun. "Nag-dinner na ba kayo?" "Not yet," sagot ni Louis. "That's good, makikisabay na rin ako." Sa pagkainan, kapansin-pansin ang pagiging madaldal ni Bianca. Tila hindi napapagod ang bibig niya sa pagkukwento. Karamihan ay puro tungkol kay Christine at sa nakaraan nilang dalawa. Magkababata pala silang dalawa at halos sabay na lumaki. "Kaya kilalang kilala kita, Christine." Baling niya sa akin na may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. "I know when you are having a problem and acting really weird. I know when you are hiding something from me." Sa pananalitan ni Bianca ay tila alam niya na hindi talaga ako si Christine. Ganun na lamang ang pagkabog ng aking dibdib ng mga oras na yon. "Try this one." Nilagyan ako ni Louis ng pagkain sa plato. "Oh, Christine, kailan ka pa kumain ng hipon? Hindi ba allergic ka sa mga seafoods?" Tanong ni Bianca na nagpa-froze sa akin. Si Louis ang sumagot. Na-overcome niya na ang mga allergy niya. So there's nothing to be worried about. Hindi ako sigurado kung nagsasabi siya ng totoo. Tumango-tango ang dalaga, ngunit mukhang hindi siya kumbinsido. Hindi na siya muling nagsalita at nagpatuloy sa pagkain, ngunit hindi nakaligtas sa akin ang matatalim niyang irap. "O nga pala, Christine," sabi ni Bianca pagkaraan na nagpaangat ako ng mukha. "Hindi ba may sasabihin ka kay Louis? You can tell him now." Kumunot ang noo ko. Ano ba ang gustong palabasin ng babaeng ito? Nagtatakang lumingon sa akin ang binata. Pagkaraan ay bigla siyang ngumiti. "Ano yon? Do you have a surprise for me?" Kahit naguguluhan ay sinakyan ko na lang ang sinabi niya. "I will tell you later, privately." At pilit akong ngumiti. "Oh, come on, Christine. I'm your best friend. Wala ka nang dapat itago sa akin." Pakikisakay na rin ni Bianca. Ngunit kung inaakala niya na magtatagumpay siya sa kanyang binabalak, nagkakamali siya. "Maybe later, makapaghintay naman ako," sagot ni Louis. Munti ka na akong matawa sa sinabi ni Louis.
hindi ko malaman kung sinasakyan niya na lang din ang sinasabi ko o wala talaga siyang kamalay-malay sa tensyon na namamagitan sa aming dalawa ni Bianca. I need to do something. Kailangan ko siyang maunahan. Mas mabuti na sa akin malaman ni Louie ang totoo kaysa sa bibig ng babaeng to. Dahil alam kong mas lalo siyang masasaktan kung hahayaan kong si Bianca ang magsabi ng katotohanan sa kanya. Hindi magiging madali para sa binata ang tanggapin na magkaibang tao kaming dalawa ni Christine. I'll help you. Pagbobolontaryo ko kay Louie sa pagliligpit ng mga pinagkainan namin. Hindi ko hahayaan na mapag-isa ako kasama si Bianca. May pakiramdam ako na hindi ako ligtas sa kanya. Patunay ang matatalim niyang sulyap sa akin magmula kanina. Louie, tulungan na kita. Huwag na ako narito. I insist. Pagpupumilit ko at wala nang nagawa ang binata kundi hayaan ako. O sige, aalis na ako. Pagpapaalam ni Bianca. Thanks for the dinner. Bye guys. Aniya bago humakbang palabas. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib nang tuluyan siyang makaalis. Ngunit hindi ibig sabihin ay tapos na ang aking problema. Humugot ako ng malalim na paghinga at lumingon kay Louie. Can I talk to you? Sure. Sagot niya habang abala pa rin sa pagliligpit. Just wait for me upstairs. Tatapusin ko lang linisin ang mga to. I mean now. I couldn't wait. Hanggat hindi pa ako pinaghihinaan ng loob. Doon lamang lumingon sa akin si Louie. Ano bang sasabihin mo na hindi ka makapaghintay? It's about... Just wait for me upstairs, okay? Pinihit niya akong bigla paharap ng pinto at itinulak palabas. Don't be stubborn. Now go. Hindi na ako nakapiyok nang ihatid niya ako palabas ng pinto. Maybe later, hihintayin ko na lang siguro siya. Pagbukas ko ng pinto ay nagulat na lang ako nang may biglang tumulak sa akin papasok ng kwarto. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Mag-isip-isip ka. Nakangisi na sabi ni Bianca at nilak ang pinto. Buong akala ko ay nakaalis na siya. Napaatras ako nang humakbang siya palapit sa akin. Ang kapal din naman ang mukha mo na magpanggap bilang si Christine. Maaring naloko mo si Louie, pero hindi ako. Magkamukhang magkamukha man kayong dalawa ay alam ko pa rin na hindi ikaw ang kaibigan ko. Hindi ko niloloko si Louie. Wala sa loob na sabi ko habang patuloy na umaatras. Ano ang palagay mo sa mga ginagawa mo? Hindi pa ba obvious na niloloko mo siya sa pagpapanggap mo? Tell me, sino ka ba talaga? Why are you doing this? Gusto kong magpaliwanag at sabihin sa kanya ang totoo. Pero mabilis na nagbago ang isip ko. Hindi niya na kailangang malaman ang tungkol doon. May kakaiba sa kilos niya. At kung tama ang hinala ko ay mayroon siyang ibang motibo. Kamusta ka naman? Bakit masyado kang apektado? Matapang na tanong ko. Hindi na ako natatakot sa kanya. Matalik na kaibigan ka lang naman ni Christine. It's none of your business anymore sa personal affair ni Louie. Sa isang iglap ay nakalapit sa akin si Bianca at hinablot ako sa buhok. Ang lakas ng loob mong kalabanin ako? Sinong pinagmamalaki mo? Si Louie? Sa oras na malaman niya na niloloko mo siya, siya mismo ang magpapalaya sa iyo sa bahay na to. Bitawan mo ako, Bianca! Pagpupumiglas ko. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak niya sa buhok ko at nasasaktan na ako. Gusto mong sumigaw? Then go on! Para marinig ka ni Louie at ang malaman niya na rin ang totoo. Kumawala ang kamay ko at tumama yon sa kanyang mukha, dahilan para mabitawan niya ako. Mabilis akong tumakbo patungo sa pinto ngunit bago pa yon mabuksan ay naabutan niya na ako. Muli akong hinablot ni Bianca sa buhok at ubod ng lakas na tinulak, napaupo ako sa sahig. Nang tangka niya akong sugurin ay sinipa ko siya sa sikmura. Siya naman ngayon ang tumumba. Agad akong tumayo ngunit nahagip niya ako sa paa at muli akong bumagsak. Sinamantala niya yon at sinugod ako. Tuluyan akong walang nagawa nang kubabawan niya at sunod-sunod na pinagsasampal. Sinubukan kong lumaban ngunit naunahan niya ako. Tila isang mabagsik na tigre si Bianca at wala akong magawa para pigilan siya. Ilang sandali ay naramdaman ko na lang na umangat ang dalaga sa ere. Bit-bit pala siya ni Louie. Let me go! Pagpumiglas niya. Let me go! Enough, Bianca! She's not Christine! Impostor siya! Niloloko ka lang niya, Louie! Muli sana niya akong susugurin ngunit naging maagap ang binata. Bianca!
Sigaw niya at tinulak palayo ang dalaga na halos ikasubsob nito. Kung nagulat si Bianca ay nagulat din ako sa inakto ni Louis. Louis, listen to me! Hindi si Christine ang babaeng yan! Sabay turo sa akin, isa siyang impostor. Nagpapanggap lang siya bilang si Christine. Niloloko ka lang niya! Umalis ka na, Bianca! Pagtataboy ng binata at itinuro ang pinto. Huwag mo nang hintayin, nakalad ka rin kita palabas! Sabi niya sa mapanganib na boses. Louis! Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Hindi siya si Christine! Hindi siya si Christine! Parang nababaliw na sabi pa ni Bianca. How did you know? Mapanganib na tanong ni Louis. Dahil nasa ibang bansa ang totoong Christine! Sa isang iglap ay nakalapit ang binata kay Bianca. Napasigaw ako ng isang suntok ang ibinigay niya rito. Ngunit imbis na sa mukha ng dalaga dumapo ang kamao niya ay sa dingding iyon tumama. Ngayon ko lamang nakitang nagalit ng ganoon si Louis. At kahit ako ay natakot na hindi ko magawang awatin siya. Kailan mo pa nalaman? Nag-aapoy ang mga mata na tanong ni Louis. Sa sobrang sindak ni Bianca ay hindi niya magawang makakilos. Kailan mo pa nalaman? Muling sigaw ng binata na nagpakislot sa akin. Kahapon ko lang nalaman. Sinungaling! Matagal mo nang alam pero hindi mo lang sinasabi sa akin. I swear, Louis, kahapon ko lang nalaman. Mabilis na umangat ang mga kamay ni Louis sa liig ni Bianca. Akala mo ba na hindi ko malalaman ang mga pinanggagawa mo? All this time pinaniwala mo ako na wala kang alam kung nasaan si Christine when all along ay pinagplanuhan mo ang lahat ng to. Ginawa mo akong miserable sa pag-aakala na mapapalitan mo siya sa buhay ko. Louis! Sigaw ko at mabilis siyang inawat. Kung hindi ko gagawin yon ay baka mapatay niya pa si Bianca. Louis, please! Let her go! Mabuti na lang at nakinig siya sa akin at unti-unting niluwagan ang pagkakahawak sa dalaga. Sunod-sunod ang ginawang pag-ubo ni Bianca at nang mahimasmasan ay nagtatakbo ito palabas ng pinto. Nagtaas baba ang dibdib ni Louis na sumandal sa pader at nahahapo na dumausdos paupo sa sahig. Nakatingin lang ako sa kanya, hindi ko malaman kung paano siya lalapitan. Nag-aalala ako para sa nagdurugo niyang kamay. Don't! Anya nang magtangka akong lalapit sa kanya. Pero Louis, please, Rhyme, I want to be alone. Napasinghap ako sa narinig. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Huwag mong sabihin. Nanlaki ang mga mata ko nang bumalik sa isip ang pagtawag niya sa pangalan ko kanina. Kung ganun ay hindi ako naghahallucinate. I'm sorry. Malungkot na sabi ni Louis nang yumuko. I'm so sorry. Kailan mo pa nalaman? Hindi siya sumagot pero may hinala ako na matagal niya nang alam. Gayon din ang tungkol kay Christine. At kung alalahanin ko ang mga kinikilos niya nitong mga nakaraang araw, nag-iba ang pagtrato niya sa akin. Subalit imbis na matuwa ako dahil nalaman niya na ang totoo, bakit nasasaktan ako ngayon? Ginamit mo lang ako. Halos hindi yun lumalabas sa bibig ko. Mas matatanggap ko pang sinabi niya na lang sa akin, hindi na ganito na pinagmukha niya akong tanga. And worse, pumayag pa akong magpagamit sa kanya. You can go. I won't stop you. I'm setting you free. Iyon ang mas masakit. Pagkatapos niya akong gamitin ay pakakawalan niya na lang ako na parang baliwala ako talaga sa kanya. Kung sa bagay, kasalanan ko naman. Hinayaan ko ang sarili ko na mahulog sa kanya sa kabila ng mga ginawa niya sa akin. Naramdaman ko na lang na may tumutulo sa aking mga pisngi. Mabilis kong pinahid yon ang aking palad at tumalikod sa kanya bago pa niya yon makita. If I ask you, would you stay? He once asked me this question, but I don't have any reason to stay with him. Hanggang sa humakbang ako palabas ng pinto ay walang kibo si Louis. Nakayuko lang siya habang hinihintay ang pag-alis ko. Subconsciously, nahiling ko na sana ay pigilan niya ako. Pero nang tuluyan akong makalabas, I know my wish didn't come true. Nagulat ako nang bigla na lang pupuki ni Apple ang mesa ko. Hindi ko inaasahan ang pagsulpot niya. Saang lupalop na naman ba naglalakbay ang isip mo? May disgusto sa mukha na tanong ng kaibigan.
Masakit lang ang ulo ko. Pagdadahilan ko at muling binalikan ang natigil na trabaho. Nagdududa na tinitigan niya lang ako. May problema ka ba, Rhyme? Umiling lang ako. Imposibleng wala. Magmula nang bumalik ka, nagkakaganyan ka na. Kung hindi lumilipad ang isip mo madalas, wala ka sa sarili mo. Okay lang ako. Pilit akong ngumiti. Na-stress lang siguro ako sa dami ng naabutan kong trabaho. Which is partly true. Ngunit sa palagay ko ay hindi iyon nakatulong upang makalimutan ko ang isang tao na naging malapit sa puso ko. Apple squared her shoulder at padabog na umupo sa bakanting silya sa harapan ko. We have been friends for 5 years at kabisado na kita, Rhyme. Alam ko kapag may tinatago ka sa akin. Wala akong sasabihin sa'yo dahil wala naman talaga. Eksirado na inikot niya ang mga mata. Fine, hindi kita pipilitin kung ayaw mo talagang magsalita. But you still owe me. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung ano talaga ang nangyari sa'yo sa isang linggo na nawala ka. Bigla na lang siyang tumayo pagkatapos. Nakangiti lang akong sinunda ng tingin ang kaibigan, ngunit nang tuluyan siyang makalayo ay unti-unting nawala ang ngiti na yon sa aking mga labi. Hanggang ngayon ay wala pa rin akong lakas ng loob na sabihin sa kanya ang mga nangyari. Nanatiling tikom ang bibig ko at inilihim ko ang lahat sa aking sarili. Ngayon ko lang napag-isip-isip na baka walang maniniwala sa akin. Kung sa bagay, sino naman ang maniniwala na kinidnap ako at isang gwapong lalaki sa pag-aakala na ako ang kanyang nobya na matagal nang nawawala. 5 araw na ang nakaraan magmula nang umalis ako sa puder ni Louis. Hindi ko alam kung paano ko nagawang magkunwari sa harapan ng pamilya ko na tila walang nangyari sa akin. Buong akala nila ay nanggaling ako sa isang relief operation. Inakala ko rin na magagawa kong maging okay pagkatapos ng mga nangyari. Subalit nagkamali ako. Hindi ko siya magawang iwaglit sa isip ko. His memories haunts me all the time. Even in my dreams. And before I knew what hit me, I was indeed in love with him. Hindi lang pala ako ang mismong nahuli niya, kundi pati ang aking puso. Pinilit kong abalahin ang sarili sa pagtatrabaho, kahit papaano ay nakatulong yun upang pansamantala ko siyang makalimutan. Ngunit may mga oras na bigla na lang siyang sumisingit sa mga isipan ko. Katulad ng nangyari kanina, nahuli na naman ako ni Apple na lumulutang ang diwa. Nung una, akala niya ay nagde-daydream lang ako. Pero unti-unti niyang napapansin ang pagiging matamlay ko at walang gana sa pagkain, which is not the usual me. Hindi siya sanay na makita akong nagkakaganito. I'm trying to move on, but I know it takes time bago ko yun tuluyang magawa. Ang sabi nga nila, ang healing process ng brokenhearted ay hindi nangyayari ng overnight lang. Kung hanggang kailan, no one knows. Pero umaasa ako na darating din ang panahon na hindi na ako masasaktan sa tuwing maaalala ko siya. Nanlalabo na ang mga mata ko sa kakatutok sa monitor. Ilang minuto na lang bago mag-uwian. Konti na lang at malapit ko nang matapos ang ginagawa. Rhyme, daan muna tayo sa mall bago umuwi, may bibilhin lang ako, sabi ni Apple nang mapadaan sa table ko. Tumango lang ako, wala sa loob na umangat ang kamay ko para sa nahawiin ang buhok na tumakip sa aking mukha. Ngunit aksidenteng natusok ng lapis ang kaliwa kong mata, napahiyo ako sa sakit. Rhyme! Napasugod sa akin ang kaibigan nang nakita niyang sapu-sapu ko ng palad ang mga mata. Anong nangyari? Hindi ako makasagot. Ni hindi ko nga magawang dumilat. Natakot ako ng mga oras na yon dahil sa posibilidad na baka mabulag ako. It's likely that you will have either discomfort or the sensation of something being stuck inside it. But don't worry, it will usually heal within 24 to 22 hours. Tsaka lamang ako nakahinga ng maluwag sa sinabi ng doktor. Buong akala ko talaga ay mabubulag ako. For a while, tatakpan muna natin ang kaliwang mata mo para maiwasan ang possibility ng infection, and you will need to return to me after 22 hours so that we can check if your eye is healing properly, pagpapatuloy ng doktor. Tinakot mo ako dun, Rhyme? Nag-aalala lang sabi ni Apple sa tabi ko. Kung makaiyak ka naman kasi wagas, pati tuloy ako nagpanik. Bigla na lang niya akong niyakap ng mahigpit. Ang dami mo naman kasing tutusukin yan pang mata mo. Paano na lang kung nabulag ka? E di ako na lang makakita ng gwapo. Sira, nangingiti na bumitaw ako sa kanya. Mabuti na lang at hindi niya ako iniwan.
Pero alam mo, Rhyme, may nakita akong gwapong doktor kanina sa labas. Gravity, ang gwapo-gwapo niya talaga. Nanlalaki pa ang kanyang mga mata habang nagkukwento. Kung hindi nga lang ako nag-aalala sa'yo, baka nilapitan ko na siya. Nakakita ka lang ng gwapo, nakalimutan mo na ang phobia mo? Hindi kaya nakalimutan ko ang phobia ko dahil sa sobrang nervyo sa'yo? Si Dr. Mendoza ba ang pinag-uusapan niyo? Nakangiting sabat ng babaeng nurse na nag-aasis sa akin. Dr. Mendoza? Wala sa loob na tanong ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla na lamang lumukso ang aking puso. Gwapo ba? Tanong naman ni Apple. Mabilis na tumango ang nurse. Hindi lang gwapo kundi mayaman pa ang bulsa. Siya lang naman ang may-ari ng buong ospital na to. Talaga? Namimilog ang mga mata ng kaibigan nang lumingon sa akin. Single ba siya? Muli itong tumango. Single na single. Yun nga lang, may pagkamasungit. Medyo pihikan pagdating sa babae. Kahit alam kong imposibleng mangyari, sa sulok ng isipan ay umaasa ako na baka iisang tao lamang sila. Calling Dr. Louis Mendoza, please proceed to information desk. Calling Dr. Louis Mendoza, please proceed to information desk. I held my breath. Parang gustong sumabog ng ulo ko sa narinig. Sabi ko na nga. Bigla akong tumayo. Apple, tara na. Umuwi na tayo. Sabi ko at hinila siya. Doc, mauna na po kami. Maraming salamat po. Teka lang, hindi pa kami tapos mag... May dadaanan pa tayo, hindi ba? Pinanlakihan ko siya ng mata. Napilitan na sumunod sa akin ang kaibigan. Ganun na lamang ang kabog ng dibdib ko habang naglalakad kami ni Apple sa kahabaan ng hallway. I tried to keep calm. Ayokong mahalata ng kaibigan. Ngunit wala yata akong maitatago sa kanya. Ba't nalalamig ang palad mo? Tanong niya nang hawakan ang kamay ko. Hindi ko siya pinansin. Ang atensyon ko ay nakatutok sa information desk sa lobby. Mula roon ay natatanaw ko ang isang pamilyar na figura. Bagaman nakatalikod siya ay kabisado ko naman ang bulto ng kanyang katawan. Bigla akong napahinto. Oh, bakit? Nagtataka na napahinto rin si Apple at sinunda ng tingin ang tinititigan ko. May nakita ka bang gwapo? Nagtatalo ang isip ko kung hahakbang patungo sa kanya o aalis na lamang. I want to see him. Iyon naman ang dinidikta ng puso ko. Ngunit mas pinili ko ang una. Wala rin namang magbabago kung sakali na magkita at magkaharap kaming dalawa ni Louis. Tara na! Yaya ko sa kaibigan at pumihit paharap sa labasan nang biglang may bumunggo sa akin na out of balance ako. Bago pa ako mapaupo sa semento ay may malalakas na bisig ang maagap na sumalo sa akin. Are you alright? I heard him said. Louis? Sa nanlalabo na paningin ay pilit ko siyang inaaninag, ngunit habang tumatagal ay ibang mukha ang naaaninag ko. Akala ko ay siya na. Rhyme, okay ka lang? Naramdaman ko na lang si Apple sa tabi ko. Magpahinga ka muna sandali bago kayo umalis. Sabi ng lalaking sumalo sa akin. No doubt, magkaboses nga silang dalawa ng binata. Hindi na kailangan, okay na ako. Giit ko at kumapit sa braso ng kaibigan. Mas gugustuhin kong magpahinga sa bahay kaysa manatili sa ospital na yon. Tsaka ko lang napansin ang suot na white lab gown ng lalaki. Ibig sabihin ay doktor din siya. I insist, you need to rest for a while. Anya habang nakatitig sa akin. Dr. Mendoza, pakipirmahan na lang po ito. Isang nurse ang lumapit at agad namang umalis. Oh my! You are Dr. Louis Mendoza? Bulaslas ni Apple sabay turo sa lalaki. Mabilis na lumipad ang mata ko sa suot niyang nameplate. Iyon nga ang pangalan na nakasulat doon. Miss, naramdaman ko na hinawakan niya ako sa braso. Nang mag-angat ako ng mukha ay nakangitin siya sa akin. I said, I'm okay. Halos pabulong na sabi ko at binawi rito ang braso. Let's go, Apple. At mabigat ang loob na umalis sa lugar na yon. Salamat ha. Sabi ko nang ihagi sa akin ni Mark ang hiniram niyang nameplate. Kailan ka pa ba naduwag pagdating sa babae? Napapailing na tinapik niya ako sa balikat. Ngayon lang, pag-amin ko at nahahapon na naupo sa pang-isahang sofa. I close my eyes at isinandal ang ulo sa headrest.
Nang malaman ko na naroon si Rhyme sa AR ay napasugod agad ako, pero nang makita ko siya ay nawala naman ako ng lakas ng loob na lapitan siya. Pinagkasya ko lamang ang sarili sa pagtanaw sa kanya, tsaka lang ako napanatag ng maging maayos ang kanyang kalagayan. You should have seen her reaction nang malaman niya na hindi ikaw ako. Mukhang ini-expect niya na ikaw ang makikita niya. Hindi ako kumibo at bahagyang hinilot ang noo. Pakiramdam ko ay lalo lamang sumakit ang aking ulo. Wala sana akong balak na makipagkuntsaba kay Mark, subalit hiningi ng pagkakataon. I can't face her. Not now. Mas lalo ko lamang masasaktan si Rhyme kung magpapakita ako sa kanya. That is the least I can do for her. Sira ulo ka kasi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa mo ang bagay na yon. Louie! It was kidnapping and illegal detention. Maari kang makulong sa ginawa mo. Kahit ako ay hindi makapaniwala na magagawa ko yon, I was desperate. Halos masiraan ako ng ulo na hindi ko nagawang mag-isip ng tama. For the past 6 months, naligalig ni Christine ang buhay ko. Bigla na lamang siyang nawala. Walang makapagsabi kung nasaan siya kahit ang sarili niyang pamilya. The last time I talked with her was over the phone. She was crying, asking for my forgiveness, then she's gone. Pinuntahan ko agad siya sa kanyang kondo, ngunit hindi ko na siya naabutan doon. And since then, hindi ko na siya ulit nakita. Christine left me for no reason. I made me feel rejected and worthless. I feel like a kind of lost in the middle of my own life. Then one day, I saw her face in a crowded place. Out of foolishness, nakagawa ng isang bagay na hindi ko akalain na magagawa ko. Huli na nang ma-realize ko na hindi siya si Christine. Gayunpaman, pilit ko pa rin pinaniwala ang sarili ko dahil buong akala ko ay mapapalitan niya sa buhay ko ang dating nobya. Hindi pala kaya ng konsensya ko na manggamit ng ibang tao para sa sarili kong interes. Honestly, magkamukha talaga sila ni Christine. Pagpapatuloy ni Mark na nagpamulat sa akin. Hindi na ako magtataka kung talagang mapagkamalan mo siya. Pero isa lang ang napansin ko, magkaiba ng personalidad silang dalawa. Nakapagtaka na hindi mo napansin yon. I thought you were an expert, but you disappointed me. I forced a smile. I'm not perfect, Mark. I know, hindi mo na kailangang sabihin. Being stupid is always have an exemption, lalo na kapag in love ang isang tao. At sa nakikita ko ngayon sa'yo, you're not just a stupid person. You are also a great pretender. How come na hindi mo maamin sa sarili mo na nahuhulog ka na pala sa kanya? I'm not sure of it. Besides, si Christine pa rin ang naiisip ko kapag nakikita ko siya. Get a life, Louie! Kung hindi mo siya kayang panindigan, then let her go. I already did. Hindi ko makalimutan ang bigat sa dibdib ko habang sinusundan ng tingin ang pag-alis niya ng gabing yun. I don't think so, Louie. Hindi ka magkakaganyan if you already did. Bigla na lamang akong tumayo at nagsimulang maglakad. Saan ka pupunta? Tanong ni Mark. Magpapahangin lang ako sa labas. Hindi lumilingon na sagot ko at humakbang palabas ng pinto. Hoy, hindi kita pinapasahod para lang maglakwatsa ha, Louie. Bumalik ka rito. Ngunit tila wala akong narinig at tuluyan siyang iniwanan. Yun na naman ang weird kong pakiramdam. Pakiwari ko ay mayroong mga matang nakamasid sa akin. Pagkagaling namin sa ospital ay sinamahan ko pa si Apple na mag-mall. Gusto na sana niyang ipagpaliban yon pero nagpumilit ako. Ayoko pang umuwi sa bahay. Siguradong magkukulong lang ako sa kwarto at magmumukmuk. Rhyme, what do you think? Lumingon ako kay Apple nang ipakita niya sa akin ang isinukat na sapatos. Bagay sa'yo, matipid na sabi ko. Pero ang totoo ay wala roon ang atensyon ko. Bakit ba pakiramdam ko ay nasa paligid lang si Louie? How about this one? Muling tanong ng kaibigan. Bagay sa'yo? Nakakainis ka na. Lahat na lang ng isukat ko ay puro bagay sa'yo ang sinasabi mo kahit hindi naman. Nagkunwari ako na walang narinig sabay dampot sa nakadisplay na sapatos. Bilisan mo na kasi dyan at nagugutom na ako. Mag-iisang oras na siguro kami sa butik na yon. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang napipili at naiinip na ako. Nagugutom ka na pala, sana sinabi mo agad. Paglingon ko ay naglalakad na si Apple palabas at iniwanan ako. Nagtampo na siya sa lagay na yon. Saan mo ba gustong kumain? Tanong niya sa akin pagkaraan ng ilang sandaling pananahimik. Hindi ko mapigilang ngumiti. Good mood na ulit ang kaibigan ko. Pinasadahan ko ng tingin ang mga nakahilerang fast food chain. I'm craving for... Hindi ko na ituloy ang sasabihin nang may mahagip ang paningin ko.
I think I saw him. Mabilis akong luminga sa paligid, subalit sa dami ng tao ay imposible na makita ko pa siya ulit. After all, hindi naman talaga ako sigurado na siya ang mga nahagip ng paningin ko. Sino ba ang hinahanap mo? Nagtatakang tanong ni Apple. May nakita ka bang gwapo? Umiling ako. Wala. Rhyme, okay ka lang ba talaga? Nagdududa na tinitigan ako ni Apple. Oo naman. E bakit mukhang para kang iiyak? Tsaka ko lang namalayan na nagtutubig na pala ang mata ko. Emotions started to get in. I'm foolish for missing him so much. Mendoza, Mendoza, Mendoza. Kanina pa nananakit ang tenga ko. Magmula kanina ay paulit-ulit ko na lang naririnig ang apelyedong yon. Nananadya ba talaga ang pagkakataon o napaka-common lang ng apelyedong Mendoza? Dahil doon ay naapektuhan ang mood ko. Hindi tuloy ako makapagtrabaho ng maayos. Hanggang kailan ba ako maapektuhan ng mga alaala niya? Mendoza. Yun ang nakasulat sa isang libro na natagpuan ko noon sa kwartong pinagkulungan sa akin ni Louie. Ang totoo ay hindi ako sigurado kung yun nga ang apelyedo ng binata. Hindi rin naman ako nagkaroon ng pagkakataon na makumpirma yun sa kanya. Rhyme, pupunta ka ba sa site? Tanong ni Apple pagkatapos iabot sa akin ang hinihingi kong record. Tumango lang ako. Ngayon ang check-up mo, hindi ba? Muli niyang tanong. Check-up? Tsaka ko lang naalala na pinababalik nga pala ako ng doktor ngayong araw. Wala sa loob na natapik ko ang noo. Ay, makakalimutin ka na talaga. Ako na nga lang pupunta sa site at ikaw babae mag half day ka para mapacheck up mo na yung mata mo. Sige ka, baka tuluyan ka ng hindi makakita ng gwapo. Hindi ko mapigilang mapangiti. Kagagaling ko lang sa restroom nang may maabutan akong package sa table ko. Walang nakasulat kung kanino nang galing, pero sa akin naka-address yun. Nang buksan ko ang kahon ay nagulat ako sa nakita. No doubt, si Louie ang sender. Ibinalik niya sa akin ang mga naiwan kong personal na gamit sa bahay niya. Minsan naisip kong bumalik sa bahay niya para sana makuha ang mga yon, ngunit naunahan niya na ako. Mabuti na rin siguro ang ginawa ng binata. Hindi ko na kailangang mag-ipon ng lakas ng loob para puntahan siya. Nawala na rin ako ng dahilan para makita siyang muli. Miss Delmar? Mabilis akong nag-angat ng mukha nang marinig ang baritong tinig na yon. Hi, nakangiting bati sa akin ni Dr. Louie Mendoza. Are you here for your check-up? Tanong niya nang umupo sa bakanting upuan sa tabi ko. Tumango lang ako. Hindi ko magawang sumagot dahil hindi ko inaasahan na makikita siya. Another Mendoza. At nagkataon pa na kapangalan ni Louie. Ano ba ang mayroon ang araw na to at mukhang minamalas ako? Babalik din agad si Dr. Sanchez, may dinaanan lang siguro siya. He added, I had to admit that he is also a good-looking guy. His smile alone was enough to capture woman's attention. Ang kumuha ng atensyon ay ang pagkakahawig ng kanyang mga mata kay Louie. Same eye color, same eyelashes, and same eyebrow. Gayon din ang malalaking similarities ng kanilang mukha. O bakit? May dumibang mukha ko? Natatawang tanong niya. Paano mo nalaman ang apelyedo ko? Sa halip ay tanong ko sa kanya. Tinuro niya ang hawak kong health card at muling ngumiti. Pagkaraan ay tumayo na siya. Take care of yourself. Anya na bahagyang tinapik ang ilalim ng baba ko bago humakbang palayo nang muli siyang lumingon. Rhyme, you don't have to worry. I'm pretty sure he loves you. Kumunot ang noo ko. What the heck is he talking about? Napakislot ako nang may mapatid ang mga binti ko. Pasensya na po, sabi ko sa matangkad na lalaki na muntikan nang mag-dive sa harapan ko. Okay lang, walang problema. Mabuti na lang at mabait ang mamang to. Kung iba yon ay baka binulyawan na ako. But he looks familiar, hindi ko lang maalala kung saan ko siya nakita. Hey Mark! Sigaw niya at nagmamadaling umalis. Sinundan ko siya ng tingin. Ang tinatawag niyang Mark ay walang iba kundi si Dr. Louie Mendoza. Nakakapagtaka namang lumingon ang doktor at sinalubong ang mamang matangkad. Ibig sabihin ay magkakakilala silang dalawa. Ngunit paanong nangyari na Mark ang pangalan ng doktor kung ang suot naman niyang nameplate ay may pangalang Louie Mendoza? Liz, wala ba akong pasyente?
hindi lumilingon na tanong ko habang pinaglalaroan sa kamay ang hawak na lapis. Panlimang beses ko na yatang tinanong yun. At sa tuwi na ay isa lang ang sagot sa akin ng nursing aide na kasama ko. Wala po, Dok. Sigurado ka? Natawa siya. Wala po talagang dumating. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko at basta na lang binitawan ang hawak na lapis. Matumal ang araw na to. Kahit isang pasyente ay walang dumating. Mahaba pa ang oras bago matapos ang duty ko. Inip na inip ako at gusto ko nang umuwi para matulog. Dati-rati ay natutuwa pa ako kapag walang pasyente. Ang paborito kong pastime noon ay paglalaro ng game sa cellphone. Kapag naman nagsawa ako ay halos libutin ko na ang buong hospital at nakikipagdaldalan sa bawat nurse station na mahintuan ko. Ngunit ngayon ay wala ako sa kondisyon na gawin ang mga nakasanayan ko. Mas gugustin ko pang matulog na lang. Wala sa loob na napahikab ako ng malakas. Agad na lumingon sa akin si Liz. Dok, ba't lagi na lang kayong inaantok? Kulang ba kayo sa tulog? Tumango na lang ako kahit ang totoo ay sobra-sobra ako sa tulog. Wala na akong ginawa kundi matulog lalo na kapag nasa bahay. Bukod sa wala akong kasama at nag-isa lang ako sa napakalaking bahay na yon ay wala rin akong mapaglibangan. Nagdesisyon akong lumabas ng silid. Naglakad-lakad sa lobby at walang direksyon kung saan patungo. Bahala na kung saan ako dadalhin ng mga paa ko. Paring Louie! Napapitlag ako nang bigla na lang may umakbay sa akin. Si Tyron. Oh, why are you here? Magdo-donate ka na naman ba ng dugo? Hindi ah. Bubugbugin ko na talaga ang pinsan mo kapag pinilit pa niya ako ulit. Nagtataka na nilingon ko siya. Kung umakto siya ay parang close kaming dalawa. Bagaman kaibigan siya ni Mark ay ito ang unang pagkakataon na nagkalapit kami ng ganito. Pare, chika babe! Sinundan ko ang tinuro ni Tyron mula sa mga taong nag-aabang ng taxi ay nakita ko ang mukha ni Rhyme. Did you see her? That woman in blue dress? Ang ganda niya, di ba? Ang tinutukoy ni Tyron ay si Rhyme mismo. Oh, where are you going? Pigil ko sa kanya nang magtangkang lalapitan ang dalaga. Pre, hindi sa araw-araw ay makakita ka ng magandang binibini na tulad niya. Grab the opportunity bago ka pa maunahan ng iba. Muli sana siyang hahakbang ng pigilan ko. Hindi pwede! Nagtataka na tumingin sa akin si Tyron. Bakit? Type mo ba siya? Then go! Ibabalato ko na lang siya sa'yo. Parang gusto kong sapakin ng mga oras na yon ang binata. Kung makapagsalita ay parang namimigay lang ng isang bagay. Paglingon ko ay wala na si Ryan sa kinatatayuan niya kanina. Mabilis kong iginala ang mga mata sa paligid at nakita ko siyang tumawid sa kabilang kalsada. Hindi na ako nag-isip at nagmamadaling tinungo ang kanyang direksyon. Louie, saan ka pupunta? Kanina pa natin siya sinusundan, wala ka bang balak na lapitan siya? Ang talim ng tingin ko kay Tyron. Ilang beses na niyang sinasabi sa akin yun at natutuliglig na ang tenga ko. Hindi ko naman akalain na susunod siya sa akin. Nagulat na lang ako nang bigla na lang siyang sumulpot sa likuran ko. Just leave me alone, okay? Kung ilang beses ko na rin siyang pinagtabuyan, ngunit makulit din ang isang to. Muli kong tiningnan si Rhyme sa unahan hanggat maaari ayoko siyang mawala sa paningin ko. Kasalukuyan siyang naglilibot sa loob ng mall hanggat hindi siya nakakauwi ng ligtas sa bahay ay hindi mapapanatag ang kalooban ko. Louie! Para naman tayong stalker nito. Lapitan na kaya natin. Sa gwapo nating to, siguradong papansinin niya tayo. Tila wala akong narinig na patuloy sa paglalakad. Bawat hakbang ko ay maingat. Ayokong makahalata si Rhyme na mayroong sumusunod sa kanya. May naisip akong diskarte. Gusto mong subukan? Trust me, hindi ka talaga mapapaya rito. Will you shut up? Banayad kong asik. Nasisira ang concentration ko dahil sa kadaldalan ni Tyron. I'm just trying to help. Hindi ko naman akalain na ganito ka pala katorpe. Konting-konti na lang at malapit nang maubos ang pasensya ko sa kanya. Louie! Napalakas ang boses ni Tyron dahil doon ay lumingon si Rhyme. Mabuti na lang at mabilis akong nakapagkubli. Ganon din ang binata na agad ko namang nahablot sa isang tabi. I knew it! Sabi ko na nga ba at kilala mo siya at kilala ka rin. Tinakpan ko ng palad ang bibig ni Tyron at saka pasimpleng sinilip si Rhyme. Nakita kong naglalakad na siya palayo. Mukhang hindi naman siya nakahalata. This is the last time that I will tell you this. Utang na loob! Tigilan mo na ako!
Mind your own business! Kung hindi ka pa rin titigil, uupakan na talaga kita. Oh. Biglang umatras si Tyrone. Easy bro, masyado ka namang high blood. Fine. Hindi na kita papakailaman sa diskarte mo. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Dinukot pa niya ang kanyang cellphone sa bulsa at mayroong tinawagan. Hey Mark! Gusto ko lang ipaalam sa iyo ang kalokohan nitong pinsan mo. Hanggang sa kinatatayuan ko ay naririnig ko ang boses niya. Nagpatuloy ako sa pagsunod kay Rhyme at magmula kanina ay napapansin ko na may kakaiba sa kanyang mga kilos. Tila wala siya sa sarili at naglalakad na walang direksyon. Naisip ko na baka ako ang dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Tama ba ang naging desisyon ko na pakawalan siya? Ano ba? Pwede ba padaanin niyo ako? Dalawang kabataang lalaki ang nakita kong humarang kay Rhyme. Miss, makikipagkilala lang naman kami sa'yo. Don't worry, we're harmless. Nakangisi na sabi naman ng kasama nito. Hindi ako nagdalawang isip na sumugod, ngunit bago pa ako tuluyang makalapit ay naunahan na ako ng iba. May problema ba kayo sa girlfriend ko? Isang matangkad na lalaki ang sumulpot sa harapan ni Rhyme. Hinarang pa niya ang katawan upang protektahan ang dalaga. Sorry po, bossing. Nagtakbuhan palayo ang dalawang patpating lalaki. Okay ka lang ba? Pumihit ang nasabing lalaki paharap kay Rhyme. Tumango siya at ngumiti. Thank you po, sir. Hindi ako sigurado pero duda ako na magkakilala silang dalawa. At hindi ko maipaliwanag ang kislap sa mga mata ni Rhyme nang makita ang lalaking tumulong sa kanya. Sigurado ka ba na okay ka na? Muli akong tumango at ngumiti. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala na makakasalamuha ko siya ng ganito. Minsan sa buhay ko ay pinangarap ko ang isang katulad niya. At sa dinami-rami ng maaaring magtanggol sa akin, nagkataon pa na siya. Akala ko ay puro kamalasan lang ang naidulot sa akin ng araw na to. May natitira pa palang swerte. Tara, kain tayo. Hindi ko mauubos ang lahat ng to kung hindi mo ko tutulungan. Yun naman ang napaka-cute niyang ngiti na minsang nagpatibok ng mabilis sa aking puso. Aminado ako na super crush ko siya noon at marahil ay hanggang ngayon. Sir, hindi ba masyadong marami tong in-order nyo? Just call me Jared. Pero sir, wala naman tayo sa trabaho. Kaya okay lang na tawagin mo ako sa first name ko. Aniya na nagsimulang kumain. Hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi ko. Alam ko na mabangit ang amo ko. Pero hindi ko naman akalain na ganito siya kabait at napaka down to earth pa. Kamusta na po kayo ng misis nyo? Hindi po ba dapat nasa honeymoon po kayo? Actually, kagagaling lang namin sa honeymoon. Medyo bitin ang bakasyon pero okay lang. Wika niya habang binaba ang hawak na kutsara at tinidor at nilapit ang mukha sa akin. Mukhang nakabuo na kami ni Mrs. Halos pabulong niyang sabi. Congratulations, Sir Jared! Totoong natuwa ako sa nalaman. Magmula kasi nang makilala niya ang Mrs. ay tuluyan na niyang tinalukuran ang pagiging playboy. At ngayon ay nakikita ko siya bilang isang responsabling asawa at ama sa magiging anak nila. Napakaswerte naman ang babaeng minahal niya. Naihiling ko tuloy sa sarili na sana ay makatagpo ako ng isang tulad ni Jared. Hindi dahil sa pisikal niyang anyo at estado sa buhay, sana ay makatagpo ako ng tulad niya na magmamahal sa akin ng tapat at buong puso. Iyong handang ipaglaban ang nararamdaman niya para sa akin at higit sa lahat ay yung mamahalin ako bilang ako. Pagbalik ko sa ospital ay naabutan ko si Mark na naghihintay sa akin. Where have you been? Hindi maipinta ang mukha na tanong niya habang nakaupo sa ibabaw ng table ko. Dire-diretso ako sa mahabang sofa at basta na lang ibinagsak ang katawan roon. Pakiramdam ko ay hapong-hapo ako at gusto ko nang matulog. Hindi ba sinabi sa iyo ng madaldal mong kaibigan? Balik na tanong ko. Honestly, I don't like that guy. Nakakairita ang kayabangan at walang preno ang kanyang bibig. Iniwanan mo na naman ang trabaho mo para sundan siya. You're getting worse, Louis. Kung parati kang ganyan, mas mabuti pang magbitiw ka na lang sa tungkulin mo. Tumingala ako sa kanya. I told you so, but you never want me to quit. Dahil umaasa ako na magiging okay ka pa. Pero sa nakikita ko ngayon, you're hopeless. Patapon na kaya kita sa psychiatric ward. Hindi ko napigilang matawa. Mabuti pa nga at baka sakali na tumino ang pag-iisip ko. Aray! Binatukan ako ni Mark bago pa ako makaiwas. Ako mismo ang mag-aalog ng ulo mo para matauhan ka.
asik niya nang humakbang patungo sa table ko. Mayroon siyang kinuha na envelope mula roon at basta nalang inihagis sa akin. Sorry kung pinakailaman ko nang buksan yan. Sinulyapan ko ng matalim si Mark. Habang tumatagal ay lumalala ang pagiging pakialamero ng pinsan ko. Binalingan ko ang nilalaman ng envelope at mabilis na binasa yon. It's actually a report from a private investigator. Finally, natunto na rin ito ang kinaroroonan ni Christine. What is your plan? Tanong ni Mark sa pananahimik ko. I don't know yet. Biglang nablangko ang utak ko sa nalaman. Hindi ko alam kung anong gagawin at iisipin. Matagal na panahon ko ring hinanap si Christine at ngayong alam ko na kung saan siya matatagpuan, hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong maramdaman. I should be glad dahil alam kong ligtas siya at walang anumang nangyaring masama sa kanya. Ngunit bakit tila nagbigay yon ng alalahanin sa akin? Ayokong pangunahan ka, but for sure, you know what is the right thing to do. Just trust your heart, Louis. Trust your heart. Tila umiko ang tenga ko sa sinabi niya. How can I trust my heart if I can't even trust myself? Wala sa loob na nasabi ko. I'm so broken that I don't know myself anymore. May alam akong solusyon dyan. Lumapit sa akin si Mark at inakbayan ako. Kunot noon na lumingon ako sa kanya. Parang nahuhulaan ko ang tumatakbo sa isipan niya. May tambay mamaya ang barkada. Makijoin ka sa amin. No thanks. Ayokong uminom. Pagtutol ko, mas gugustin ko pang matulog sa bahay kaysa sumama sa kanila. Bukod doon ay si Tyron lang ang kakilala ko sa mga kaibigan niya. Bago pa ako makawala sa pagkakaakbay ni Mark ay mabilis niyang pinulupot ang braso sa liig ko at inipit ako. I won't accept no for an answer. Tuluyan na akong walang nagawa nang kaladkarin niya ako palabas ng silid. Napilitan akong sumama sa gimmick ng mga ka-workmate ko sa pangunguna ni Apple. Pauwi na sana ako nang pabalikin nila ako sa office. Birthday daw ni Patrick at Mambo Blowout daw ang binata. Pumunta kami noon sa isang music lounge. Ang plano talaga ng grupo ay mag-videoke. Ngunit agad din kaming lumabas dahil walang bakanting VIP room. Napadpad kami sa isang bar sa Libis. Bukod sa hindi crowded ay hindi rin gaanong maingay. Mga light music lang kasi ang tinutugtog ng live band. Kanina ka pa walang kibo? Tanong sa akin ni Patrick. Magmula nang umalis kami ay hindi na siya humiwalay sa akin. Pilit ako kong ngumiti. Don't mind me. Pagod lang siguro ako. Sabi ko at muling binalingan ang latest drink na wala pang bawas sa harapan ko. You're really intriguing me, Rhyme. Nang mag-angat ako ng mukha ay amused na nakatitig sa akin ng binata. I rolled my eyes. Hindi niya napigilang matawa sa ginawa ko. Kailan ba tatalab sa iyo ang charm ko? Napapailing na sabi niya nang sumandal sa kanyang kinauupuan. I know that he likes me, though hindi naman siya nanliligaw. Madalas ay dinadaan niya ako sa mga palipadhangin niya. Patrick is a good looking guy, nice and thoughtful, kumbaga boyfriend material. Panay nga ang reto ni Apple sa kanya para sa akin. Gayon din ang mga kasamahan ko na nagsasabwatan para paglapitin kaming dalawa. But I'm looking for some spark. Yun bang tipo na makakaramdam ako ng kakaiba sa tuwing kasama o nasa tabi ko lang siya? Yun bang feeling na may nakikita akong fireworks, butterflies at roses sa paligid ko every time I stare at him? Yun yata ang mga dreamer na tulad ko pagdating sa love. Suddenly, bigla kong naisip si Louis. Spark plus fireworks plus butterflies plus roses equals him. How come na nararanasan ko ang lahat ng yun sa kanya? Napagbalingan ko tuloy ang latest drink sa harapan ko at ininom yon. Pagkatapos ay umorder pa ako ng isa pa sa waiter. Hindi naman siguro ako malalasing kung makakasampung baso ako. Rhyme, samahan mo ako sa restroom. Bulong sa akin ni Apple. Sure! Ngunit bago pa ako makatayo nang bigla na lang mag-react ang kaibigan ko. Ano ba? Hindi mo ba tinitingnan ang dara... Hindi niya na naituloy ang pagmamaldita nang mapatingala siya sa lalaking bumunggo sa kanya. I'm sorry, hindi ko sinasadya. He said with sincerity in his voice. Okay lang, hindi malaman ni Apple kung mangingiti o mamumungay ang mga mata. Pasimple niya akong siniko at alam ko na ang ibig niyang sabihin. Pamilyar sa akin ang mukha ng lalaki.
Tsaka ko lang naalala na siya ang malaking mama na napatid ko sa hospital. What a small world. Hey, it's you. Napapitlag ako nang bigla na lang niya akong ituro. Nandito ka rin pala. Dagdag pa niya habang nakangiti. Magkakilala kayo? Maang natanong ni Apple sa aming dalawa habang ang mga kasamahan ko ay nakatanga lang sa amin. No, ang lalaki ang sumagot. But we have met a while ago. Lumingon siya sa akin. It's good to see you, Miss Lady in Blue. I couldn't help but smile. Ang totoo ay naaliw ako sa karakter niya. This is exciting. Alam niya kaya na nandito ka? Agad na kumunot ang noo ko. Teka lang ha. May hinagilap ang mga mata niya sa paligid. Where are they? Ayun, Mark! Bigla siyang sumigaw at tila mayroong kinawayan. Otomatiko na lumingon ako. Wala sa loob na hinanap sa mga taong naroon ang tinutukoy ng lalaki. Subalit ang nakita ko ay si Dr. Louis Mendoza at nakakapagtaka na tumingin siya sa direksyon namin. Hindi ba si Dr. Louis Mendoza yon? Naisip kong itanong. Kanina sa hospital ay tinawag niya rin ito sa pangalang Mark. Kunot ang noo na niyuko niya ako. His name is Mark and not Louis. Baka ang tinutukoy mo ay ang pinsan niya na doktor din. Umiling ako. No, I'm pretty sure that his name is Louis. Yun ang nakita ko sa suot niyang nameplate. Yun din ang pagkakaalam ko. Pagsang-ayon ng kaibigan kong si Apple. Katulad ko ay nakatingin din siya sa direksyon ng doktor. Ngumisi lang ang lalaki. Gwapo lang ako pero hindi ako sinungaling. Bigla niya akong inakbayan at itinuro ang kinaroroonan ng tinatawag niyang Mark. That guy in the blue shirt is Mark. Gwapo rin siya katulad ko. Yun nga lang, boring ang buhay. And the other guy sitting beside him is Louis. Gwapo rin yun. May pagka-weird nga lang kung minsan. Mula sa kinatatoyan namin ay nakatalikod ang tinutukoy niyang Louis. Hindi ko tuloy makita ang kanyang mukha. Ngunit habang tumatagal ang pagkatitig ko sa kanya ay unti-unting nagiging pamilyar sa akin ang bulto ng katawan niya. Lihim kong nahiling na sana ay hindi siya ang taong nasa isip ko. Though magpinsan silang dalawa ay hindi naman sila magkamukha, pagpapatuloy ng matangkad na mama. May similarities, yes, pero imposible na mapagkamalan mo ang bawat isa. Nahigit ko ang paghinga nang biglang lumingon ang lalaking tinutukoy niya. It's him. Naniniwala ka na ba sa akin, magandang binibini? That's jerk! Bigla na lang lumabas sa bibig ko yon habang hindi inaalis ang pagkatitig sa binata. Kilala mo siya? Hindi ko nagawang sumagot. Naniningkit ang mga mata na sinugod ko ang kinaroroonan niya. Nagmamadali akong sinundan ng matangkad na mama, pati na rin si Apple. Pinukpo ko ng malakas ang mesa na ikinagulat ng dalawang binata. Rhyme! Nanlaki ang mga mata ni Louie nang makita ako. Bigla siyang napatayo. Yeah, it's me. Pagalit kong sagot. I'm glad that you're not mistaken me as Christine anymore. How did you do that? Pagkatapos ay binalingan ko si Mark. Hello, Dr. Pretender. I hope that you really have fun doing your pretending thing. Nice one. Rhyme, we need to talk. Tangkang hahawakan ako ni Louis subalit agad akong umatras. Huwag mo akong hawakan. Wala kang karapatan na pigilan ako. I have had enough of what I can take from you. Sa mga nakalipas na araw, wala ka nang ginawa kundi guluhin ang buong sistema ko. I should be mad of you. Pero hindi magkapuwang sa puso ko ang magalit dahil sa mga ginawa mo. Instead, I found myself falling in love with you. And to think you're a jerk, wala ka pa rin karapatan na pagmukhain akong tanga. Rhyme, no, let me finish. Agap ko na halos mag-isang linya ang aking mga mata. I just don't get it. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang magpanggap bilang ikaw. Sabay turo ko kay Mark. Kung pwede naman ikaw mismo ang humarap sa akin, why? Are you worried na baka maghabol ako sa'yo? Naguguluhin kita pagkatapos? You should have known me better than that. Rhyme, please. Don't please me. How I wish I never met you. I hate you for coming into my life. Nahagilap ng mga mata ko ang baso sa mesa. Dinampot yon at isinaboy sa kanya ang laman.
Ngunit sa halip na si Louie, nasaloyo ng matangkad na mama at bigla na lamang sumulpot sa harapan ng binata. Patakbo akong lumabas pagkatapos. Ang unang pumasok sa isip ko ay makaalis sa lugar na yon. Rhyme! Patakbong habol ni Louie. Sinundan niya pala ako. Upang makaiwas sa kanya ay basta na lamang akong tumawid ng kalsada. Isang rumaragasang sasakyan ang hindi ko napansin na paparating. Muntikan na akong masagasaan kung hindi agad ako nahablot ni Louie pabalik ng sidewalk. I was shocked. Natagpuan ko na lang ang sarili sa mga bisig niya. Yakap-yakap niya ako ng mahigpit. Oh God, you scared me to death. For a while, hinayaan ko ang sarili sa mga bisig niya. I'm foolish for missing him so much. At bago ko pa namalayan, sunod-sunod ang pagpatak ng aking mga luha. Kahit anong pigil ko ay hindi ko magawa. Hayaan mo na ako! Pagpumiglas ko, subalit mahigpit ang pagkayakap ni Louie sa akin. Nang hindi niya ako bitawan ay pinagsusunto ko ang kanyang dibdib. Please, let go of me! Another minute in his arm is killing me. Kung gaano ako katagal umiiyak ay hindi ko alam. Basta ang alam ko ay hindi lumuluwang ang pagkakayakap niya sa akin. Hinayaan niya lang ako na ibuhos ang lahat ng sama ng loob at galit ko sa kanya. Tumingala ako sa kanya pagkatapos. Nakatitig si Louie sa akin in his misty eyes. I hate you. I know, and I'm sorry, he said brokenly. I have never wanted to deceive you. Never before at hindi ngayon. Pagkatapos ng mga ginawa ko sa'yo, nawalan ako ng lakas ng loob na harapin ka. Hindi ko magawang magpakita sa'yo dahil alam kong mas lalo ka lang masasaktan. Pero sa ginawa mo, lalo lang akong nasasaktan. Forgive me, Rhyme. But you don't. I'm sorry. Naramdaman kong lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin hanggang sa tuluyan niya na akong pinakawalan. Si Christine pa rin ba? Kinakabahan na tanong ko. Hindi kumibo si Louie. I understand. Halos hindi lumalabas yon sa bibig ko. Kahit anong gawin ko ay hindi ko mapapalitan si Christine sa buhay niya. Magkamukha man kami pero magkaibang tao pa rin kaming dalawa. Rhyme, yumuko ako. I don't want him to see the pain in my eyes and I knew I was going to cry again. Ganun na lamang ang pagpipigil ko sa sarili. You don't have to say anything. Just go. Ngunit imbis na umalis ay nanatili lang siya sa harapan ko. Don't make this hard for me, Louie. Please, go! Ilang sandali pa siyang nanatili sa harapan ko bago ako biglang hinapit at saka hinagkan. He kissed me endlessly. Long kisses that made me believe he is mine. I love you. He ruggedly and buried his face in my hair. Pagkatapos ay naghihirap ang loob na pinakawalan ako. And before I could say anything, he was out of my reach. He said he loves me but why he walked away? Did he kiss me just to say goodbye? I woke up with a smile in my lips. I'm not a morning person but I feel good and light today. Siguro dahil maaga akong natulog kagabi kaya fully charged ang energy ko. Good morning, Ma. Masiglang bati ko nang bumaba. Tingnan ako ni Mama na may pagtataka sa kanyang mukha. Nandito ka pa? Akala ko nakaalis ka na. Mabilis na lumipad ang mga mata ko sa orasan. Shemay, late na ako. Halos tumakbo ako maabutan lang ang papaalis na bus. I almost couldn't make it. Mabuti na lang at napansin ako ng mamang konduktor at pinahinto ang bus. Ay, salamat. Tsaka ko lang naramdaman ang relief ng tuluyang makaupo. In just 5 minutes, nagawa kong maligo at magbihis. Nakapag-set ako ng new record sa sobrang pagmamadali. At sa tansya ko ay aabot pa ako sa tamang oras sa office. Huwag nga lang sana akong matraffic. Bigla akong napatingin sa bintana. I saw my reflection in the glass. My eyes are still swollen from sleep and my tangled hair lows in my shoulder. Hindi ko man lang nagawang ayusin ang sarili. Hinalungkat ko ang mga gamit ko sa loob ng bag at nag-ayos. Wala akong pakialam sa mamang katabi ko na kanina pa pinagmamasdan ang kilos ko. Ngayon lang siguro siya nakakita ng Diyosa na bagong gising.
Himala na nakarating ako on time sa office. Magiliw akong sinalubong ng mga kasamahan. Everyone is smiling at me. Pagdating sa cubicle ay may naabutan akong frap sa ibabaw ng table ko. Hindi ko na kailangang hulaan kung kanino yun ang galing. Pag-upo ko ay may tumunog sa cellphone ko. May nag-text at hindi na ako nasurpresa na malamang si Tyrone ang sender. Hanggang ngayon ba hinihintay mo pa yung taong magmamahal sa'yo? Huwag kang mag-alala, on the way na ako. Napahagalpak ako ng tawa bago ko pa mapigilan ang sarili. Napatingin tuloy ang mga kasamahan sa direksyon ko. Hoy, para kang luka-luka dyan. Nasa harapan ko na pala si Apple at nakatunghay sa akin. Good morning, Apple. Salamat sa frap, ha? You're so sweet. She rolled her eyes. Ngayon lang yan, bukas may bayad na. Lalong lumuwag ang pagkakangiti ko. Isang buwan niya na akong binibigyan ng paborito kong frap. Alam ko naman na yun ang paraan niya para i-comfort ako. She is always there for me, especially at my worst. At malaki ang naitulong niya to bring back my old self. I told her about Louis, actually everything about us. Hindi ko kayang ipaliwanag ang naging reaksyon niya sa mga nalaman. Hindi raw siya makapaniwala na magagawa ko maglihim sa kanya. Nagtampo nga siya nung una pero hindi rin siya nakatiis. I'm glad to see the glow in your eyes again, she said smiling. Pagkaraan ay umangat ang kilay niya. Don't tell me na siya ang dahilan. Muli akong tumawa. Tyrone? I don't think so. You mean, wala siyang dating sa'yo? Oh, come on, girl. Sa gwapo niyang yun, busted agad siya. Correction, hindi siya nanliligaw sa akin. Kung hindi siya nanliligaw, bakit parati kayong magkasama? Nang i-entreg ang tanong ng kaibigan, hindi naman lingid sa kanya ang madalas na pagsundo sa akin ng binata after office hour. He's just friendly and he always makes me laugh. And I don't think he's interested in me. Pinigilan ko ang pag-ikot ng mga mata. Mabait lang talaga siya. Noon isang araw ay nagulat na lang ako sa pagsulpot ni Tyrone habang nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi. He offered me a ride and asked me to dine with him. Hindi ako nagdalawang isip na sumama sa kanya kahit na hindi ko pa siya gaanong kakilala. Mukha naman siyang harmless. Sa mga oras na yon, I badly need someone to talk to. And I think I found the right person in him when he told me that we are only having a friendly date. Don't expect too much. Hindi raw niya ako type. Ngunit imbis na mainis sa kanya ay natagpuan ko na lamang ang sarili na tumatawa sa mga jokes niya. And since then, naging madalas ang paglabas naming dalawa. I had to admit that I really enjoy his company. He never failed to make me laugh. Para siyang stand-up comedian na hindi nauubusan ng mga linya. He really helped me to get over the pain and loneliness. I owe him for being okay now. Wala na ang bitterness sa dibdib ko at tanggap ko na rin ang nangyari sa amin ni Louis. Kahit papaano ay naiintindihan ko si Louis. He wouldn't tell me he loves me if he really not. Ngayon ko lang na-realize na hindi naging madali para sa kanya na i-let go ako. Maybe he was having a hard time on choosing between me and Christine. Yun nga lang, hindi ako ang pinili niya. Subalit sa kabila ng mga nangyari, I'm still holding on to his words. Nagbigay yon ng munting pag-asa sa akin. Walang kasiguraduhan kung babalik pa si Louis at kung babalikan pa niya ako. Pero handa akong maghintay. Yun ang sinasabi ng puso ko. O nga pala, nag-angat ako ng mukha nang muling magsalita si Apple. Tumawag ulit si Mr. Mendoza at ikaw talaga ang gusto niyang mag-redesign ng bahay niya. Sumimangot ako. Ay, Kenneth, alam mo yan, tambak na nga ang trabaho ay dadagdagan pa niya. Bakit kasi hindi na lang ikaw? Gustuin ko man pero ikaw talaga ang gusto niya. Ano bang meron ka na wala ako? May halong pagbibiro na sabi ng kaibigan ko. Hindi ko rin alam kung bakit ako ang gusto niya. I don't know him. Hindi ko pa siya nami-meet ng personal. Actually, Mr. Mendoza lang ang alam kong pangalan niya. Kahit si Apple ay walang ideya kung ano ang kanyang first name. Never ko pa siyang nakausap, kahit man lang sa phone. Basta lahat ng gusto niyang sabihin sa akin ay pinadadaan niya sa kaibigan ko. Ayoko nga, pinal kong sabi. Kahit gaano pa ka-temp ang offer niya ay hindi nila ako mapipilit. Bukod sa nahihiwagaan ako sa pagkatao ng Mr. Mendoza na yon, ayokong ma-stress sa sobrang dami ng trabaho.
Nasa mall ako noon nang may pinapabili sa akin si Apple. Nang ako'y naglalakad ay hindi ko napansin ang nakasalubong na lalaki at nabunggo ko siya. Nabitawan ko tuloy ang aking shoulder bag. "Sorry ha," sabi ko at mabilis na yumuko para pulutin ang mga gamit. Bagaman hindi nagsalita ang lalaki ay tinulungan naman niya ako. Naikot ko na halos ang buong second floor pero hindi ko pa rin makita ang butik na sinasabi ni Apple. Sa inis ay hindi ko nagawang pagtuunan ng pansin ang kaharap ko. Basta ang alam ko na lalaki siya, maputi at matangkad. Inabot niya sa akin ang kahuli-hulihang gamit ko. "Salamat ha." Ngunit nakapagtataka na hindi niya binibitawan yun kahit anong hila ko. Mag-aangat na sana ako ng mukha nang magsalita si Apple sa kabilang linya. "What? Nasa third floor ang butik? Kaya naman pala." Dumiretso ako sa pinakamalapit na escalator nang bigla akong mapahinto. Pamilyar sa akin ang pabango ng nasabing lalaki. Mabilis akong lumingon ngunit hindi ko na siya ulit nakita. Weird. I shook my head at humakbang palayo. Paglabas ko ng mall ay natanaw ko ang mahabang pila ng taxi. Habang nag-aabang ay bigla na lamang may huminto na itim na SUV sa harapan ko. Sa gulat ay napaatras ako. Yun na naman ang pamilyar na kaba sa aking dibdib. Nangyayari na ang ganitong eksena dati. Ang pagkakaiba nga lang ay si Tyrone ang bumaba ng sasakyan at hindi ang taong inaasahan ko. "Ikaw lang pala." Dismayado na sabi ko. "Tinakot ba kita? Sorry, kaskasero kasi ang driver ko eh." Anya at nakangising nilingon ang sasakyan. "Hatid na kita pa uwi." Hindi na ako tumanggi. Pag upo ko sa backseat ay nasurpresa ako nang makita si Mark sa may driver seat. "Hi." Matipid niyang bati nang lumingon. Pilit akong ngumiti. Hindi pa rin ako komportable sa kanya pagkatapos ng ginawa niyang panluloko. "O nga pala, Rhyme, may surprise ako sa'yo." Si Tyrone pagkatapos maupo sa tabi ko. Walang kibo na pinatakbo ni Mark ang sasakyan. "Surprise?" Kunot noong tanong ko. "Ano na naman ba ang kalokohan na tumatakbo sa isip mo? Duda kasi ako sa sinasabi niyang surprise." "Ah basta, may kinuha siyang itim na tela sa bulsa. Hindi ako sigurado kung panyo ba ang matatawag doon. But I need to cover your eyes para mas may thrill." "Kailangan ba talaga?" Wala sa loob na tumingin ako kay Mark mula sa rear mirror. Tahimik lang siyang nagmamasid sa amin. Ayoko na sanang pumayag pero wala akong magawa sa pagpumilit ng binata. "We're here." Narinig kong sabi ni Tyrone nang huminto ang sasakyan. "Anong lugar ba to?" Naisip kong itanong. Kanina pa kasi ako na curious sa sinasabi niyang surprise. Naramdaman ko na lang ang mga kamay na umaalalay sa akin pababa ng sasakyan. At ilang sandali pa ay dalawa na silang umaalalay sa akin patungo sa isang lugar na sila lamang ang nakakakita. "Tyrone, siguraduhin mo lang na hindi mo ako ginugood time ha? Malalagot ka talaga sa akin." Banta ko. Ngayon ako nagsisisi kung bakit pa ako sumama sa kanila. Narinig kong tumawa si Tyrone, lalo lamang tuloy akong kinutuban. "Stay still," banayad na utos sa akin ni Mark nang bitiwan ako. "Huwag mong aalisin ang blindfold mo hanggat hindi ko sinasabi, okay?" Naramdaman kong umiikot siya sa likuran ko at nakarinig ako ng mga yapak papalayo. Ilang sandali akong nakiramdam sa paligid ko. Nakakaduda ang sobrang katahimikan. "Tyrone? Mark?" Tawag ko. Subalit hindi sila nagre-response. I knew it. Nabiktima ako ng kalokohan nila. Mabilis kong inalis ang nakatakip sa aking mga mata. Ilang beses akong kumarap hanggang sa tuluyang maging malinaw ang paningin ko. Napasinghap ako sa nakita. "Hindi ito magandang biro." I'm in the same room kung saan ako minsang kinulong ni Louis. Kung ganoon ay nasa loob ako ng kanyang villa. Agad kong tinungo ang pinto. Mabuti na lang at hindi iyon nakalak. Lumabas ako at binagtas ang kahabaan ng hallway. Parang kailan lang ay narito ako sa lugar na to. Kung ano ang arrangement ng mga kagamitan nung umalis ako ay ganun pa rin hanggang ngayon. "Tyrone! Mark!" Muli kong tawag. "This is not funny anymore. I hate you both!" Subalit katahimikan pa rin ang namamayani sa buong paligid. "Where are they? Baka naman iniwan na nila ako dito." Napahinto ako sa tapat ng silid ni Louis. Tila mayroong nag-uutos sa akin na pumasok doon.
Halos hindi ako huminga nang pihitin ko ang doorknob. Hindi iyon nakalak. Humakbang ako papasok at kinapa ang switch sa dingding. Nagsalubong ang mga kilay ko sa malaking pagbabago ng buong silid. Wala na roon ang mga nakadisplay na picture frame ni Christine, subalit na roon pa rin ang malaking larawan na nakasabit sa dingding. Pero teka, dun ko lamang tuluyang natitigan ang nasa larawan. Paano napunta ang larawan ko roon? Sigurado ako na ako yon at hindi si Christine. Narinig kong may tumikhim mula sa aking lukuran. Mabilis akong pumihit paharap, subalit mas lalo lamang akong nasorpresa sa nakita. Louis is standing a few steps away from me. Hi, bati niya na sinamahan ng alanganing ngiti. Marahan kong pinilig ang ulo. This is not happening. Ngunit kahit makailang ulit ko pang kurutin ang sarili ay nanatili siyang natayo sa harapan ko. How are you, Rhyme? Not good. Otomatikong lumabas yon sa bibig ko. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang sugat na kanyang daladala. I'm sorry. Sorry for what? Gusto ko sanang itanong pero sa halip ay iba ang lumabas sa bibig ko. How about you, Louis? Better. He really looked better now than before. Mabuti pa siya. Good for you. Tila may kung anong bumara sa lalamunan ko, ngunit pilit akong ngumiti. Napatitig sa akin si Louis, and for a long moment, he was silent. He looked the other way instead, fighting off the tears. I miss him so much. Sana sila, I managed to ask, bago pakainin ang emosyon ang buong sistema ko. Sino? Kumunot ang noon niya. Sina Tyrone at Mark. They brought me here intentionally, I guess. Hindi ko alam. Hindi ko naman sila nakita. Tumango-tango ako. Obvious na sinet up ako ng dalawang yon. Humanda sila sa akin mamaya. Kararating ko lang from New Jersey, mga 2 days ago, pagpapatuloy ni Louis. Alam kong nagpunta siya roon, si Tyrone ang nagsabi sa akin, pero hindi ko alam na nakabalik na pala siya. Nagkita ba kayo? Ang tinutukoy ko ay si Christine. Tumango si Louis. Yes. Napakagatlabi ako nang marinig yon. I wish I never asked. Pero mas mabuti na malaman ko yon mula sa kanya. How is she? I mean, kayong dalawa. Okay na ba kayo? She is happy and contented with her own family. Ha? Huh? Bulaslas ko. Tsaka ko lang naalala na minsan binanggit sa akin ni Bianca ang tungkol sa pagkakaroon ni Christine ng anak at asawa. Yun ang dahilan kung bakit iniwan niya si Louis. Paano na kayo? Let's not talk about her. Agap niya sa sasabihin ko. Seems like he's okay sa kabila ng mga nalaman niya tungkol sa dating nobya. Subalit hindi yun ang inaasahan ko mula sa kanya. Hey, huwag mo akong titigan ng ganyan. He said laughing this time. Like what? Like you want to hold me in your arms. His eyes are glowing. Bigla na lang namula ang aking mga pisngi. Ganun na ba ako katransparent para mabasa niya ang mga nasa isipan ko? Oh, I forgot. Psychiatrist nga pala siya. He is expert in mind reading. Come here, Rhyme. He extended his arms to mine. Nang hindi ako kumilos ay siya ang humakbang patungo sa direksyon ko. Diyan ka lang. Pigil ko na nagpahinto kay Louis. Ngayon pa lang ay parang gusto nang magwala ng puso ko. Paano pa kaya kung tuluyan siyang makalapit sa akin? Subalit hindi marunong makinig ang binata. Sa isang iglap ay nasa tabi ko na siya, giving me a tight and crushing embrace. I miss you so much. And I miss you too. Hinayaan ko ang sarili sa kanyang mga bisig. Malakas pa rin ang pagtibok ng puso ko at siguro ay hindi na magbabago yon. Unless magka-amnesia ako at makalimutan na siya ang minahal ko. But even then, I knew my heart could still recognize him. Siya lang naman ang lalaking minahal ko ng ganito. Stay, he whispered in my ear. Tumingala ako sa kanya. Pamilyar sa akin ang emosyon na nakikita ko sa kanyang mga mata. At alam kong hindi yun para sa akin. Inilagay ko ang mga kamay ko sa kanyang dibdib at marahang kumawala. Hindi ako si Christine. I know. Iniisip mo pa ba na hanggang ngayon,
Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang bigla siyang tumalikod at nagmura sa aking pagkamangha. Pagkaraan ng ilang sandali ay muli siyang humarap sa akin. I can tell who you are. My heart can recognize you. At kahit pa siguro mawala ang memorya ko ay maaalala pa rin kita. Ganun ka kahalaga sa buhay ko, Rhyme. You can't blame me. I know how much you love her. I know. He kissed on my lips even before I could finish my word. I love you for what you are, Rhyme. I had loved you despite everything I knew about you. Hindi ko rin alam kung bakit pero minahal kita ng lubos. I stared at him with wide eye. He loves me. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan yun. But why do you choose her over me? Saglit na dumaan sa isip ko ang gabing iniwan niya ako. I did not choose her. Instead, I choose you. Yun ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para harapin si Christine. We never had a closure. And I want to do it personally para mawala na rin ang bigat dito sa dibdib ko. I was in denial. I was so broken to let go of the love I had for her. But now, I'm letting go of Christine's memories and ready to open my heart again. And this time, it's with you. Hindi ko malaman kung paano ipapasok sa isip ang lahat ng sinabi niya. It warmed my heart that I was speechless for a moment. He cupped my face with both hands. I'm sorry for being coward. Hindi ko magawang humarap sa iyo hanggat hindi ako nabubuo. Gusto kong itama ang mga pagkakamaling ginawa ko. And I want to start in a clean slate. No inhibition and pretenses. I will no longer be afraid to know what else is true about my feelings. Thanks to you, Rhyme. You never know how much you changed my life. The tenderness in his voice, the love reflectioning from his eyes and declaration of love for me, lahat yun ay sama-samang nagpalambot ng puso ko. I believe him now. You also changed my life, Louis. Now it's my turn to smile. I knew that I'm already belong to you since the day you kidnapped me. You always belong to me, Rhyme. To my heart. He grinned as he bends his head and touched my forehead to his. I will never let you go again. Never? He smiled again. Never. Oh, I love you so. I love you too. For a second, his dark eyes are on mine. Then he touched my face and leaned closer. He kissed and between the eyebrows and on the tip of my nose and carefully fit his mouth to mine, kissing me lightly and tenderly. I hate to say this, he said. Pero we have to stop now. When I opened my eyes, I saw Tyrone and Mark watching us. I really don't care. I stand on my tiptoes and press my lips to his. Tsaka ko na lang sila at sisingilin sa pakikialam nila. I now pronounce you husband and wife. Nagpalakpakan ang lahat ng mga tao sa loob ng simbahan. Everyone is happy to see the newlywed. Yumi now kiss the bride. Lalong lumakas ang hiyawan. They couldn't wait to see the much-awaited kissing scene. I love you, Rhyme. I love you and I love you. Bulong sa akin ni Louie na hindi pinapansin ang mga nakapaligid sa aming dalawa. His eyes filled with so much love. Hindi ako sumagot. Although naiiyak ako. Oh, bakit ka umiiyak? Tanong niya sa amused na tono. Masaya lang ako para kay Apple. Idinampi ko ang panyo sa gilid ng mga mata. Finally, nagkaroon na ng katuparan ang matagal na pinapangarap ng kaibigan ko na magkaroon ng happily ever after na love life. Nagbalikan sila ng dating nobyo at pagkaraan ng 2 buwan ay nagdesisyon ang mga ito na magpakasal. Inunahan pa ako. Naiinggit ka no? Of course not. Pagkakaila ko sabay iwas ng mga mata. Pero sa loob-loob ko, sino ba naman ang babae na hindi gugustuhing makasal sa taong mahal niya? Mahigit 3 buwan pa lang ang relasyon namin ni Louie. It's too early para pag-usapan ang bagay na yon. Bukod doon, nahihiya rin akong banggitin yon sa kanya. Ayoko siyang pangunahan. Baka isipin niya ay pinipressure ko siya. At gusto ko ay magkaroon siya ng pagkukusa. Stop reading what's on my mind, sabi ko sa kanya. Titig na titig kasi siya sa akin.
Natatawa na hinapit niya ako at ikinulong sa mga bisig niya. I don't have the ability of reading people's mind. I'm just an ordinary man who is truly, madly, deeply in love with a beautiful lady in front of me. She held my whole life and I don't even care. There's a light in his eyes that made me feel warm. He bends his head and tried to kiss me, but I stopped him and pulled away. Louis, this is my best friend's wedding. Ayokong isipin niya na inaagawan natin siya ng atensyon. I said while smiling. May mangilan-ngilan na bisita ang nakatingin sa aming dalawa. He rolled his eyes. Fine, I let you win this time. Palabas na ako ng kwarto nang muling bumalik para tingnan ang sarili sa salamin. Napangiti ako nang masatisfy sa nakita. Niyaya ako mag-dinner date ni Louis kaya ganito na lamang ang effort ko na mag-ayos. Gusto ko na maging maganda sa paningin niya kahit ilang beses niya nang sinasabi sa akin na ako ang pinakamagandang babae sa buhay niya. Hi, bati ko na sinamahan ng matamis na ngiti. You never know how lovely you look, sabi niya habang nakatitig sa akin. Sorry ha, hindi ko na nagawang makapagpalit. Pagkagaling niya sa hospital ay dumiretso na siya sa bahay para sunduin ako. Okay lang, I replied with a smile. Humakbang ako palapit sa kanya at binigyan siya ng mabilis na halik sa pisngi. Hindi naman nabawasan ang kagwapuan mo eh, bulong ko sa kanya. I know. Natawa na lang ako at pabiro na kinurot siya sa tagiliran. Maya-maya ay narating na namin ang mismong lugar. Inihinto ni Louis ang kotse sa harap ng isang resto at nagmamadaling bumaba para pagbuksan ako ng pintuan. Magkahawak kamay kaming pumasok sa loob. Just wait me here, sandali lang ako. Anya bago ko pa siya mapigilan. Naiwan akong mag-isa sa table. Inisip ko na baka tutungo lang siya ng restroom. Maya-maya ay may isang babae ang lumapit sa akin at nakangiti na inabutan ako ng rosebud. Ayoko sanang tanggapin yun pero naging mapilit ito. Ilang sandali ay isang lalaki naman ang nag-abot ulit sa akin ng rosebud. Pagkaraan ay may lumapit ulit sa akin. Hanggang sa umabot sa isang dosenang bulaklak ang natanggap ko sa mga taong hindi ko kilala. Ang unang pumasok sa isip ko ay si Louis. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa ito bumabalik. Hindi kaya gusto niya akong sorpresahin? Bigla akong napalingon nang marinig ko ang isang pamilyar na tunog sa aking likuran. Paglingon ko ay nakita ko si Louis na nakaupo mismo sa tapat ng piano at tumutugtog. His dark eyes are on mine as he started to sing. Hanggang sa matapos siyang kumanta ay parang nakalutang pa rin ako sa hangin. He really surprised me. Napatuwid ako ng upo nang tumayo siya at humakbang patungo sa akin. Ang isang kamay niya ay nasa bulsa ng pantalon. Tila mayroon itong dinudukot mula roon. I held my breath. Isa lang ang naiisip ko na maaring mangyayari. OMG, is he going to propose? Ngunit bago pa man tuluyang makalapit sa akin si Louis ay naagaw ang atensyon ng lahat sa babaeng nag-iiyak sa bandang kaliwa ko. Paglingon ko ay isang lalaki ang nakaluhod sa harap niya at may inaabot na singsing. I said, "Will you marry me?" Sunod-sunod ang ginawang pagtango ng babae bago tuluyang sumagot ng yes. Mabilis na tumayo ang lalaki para yakapin ang nobya at walang babala na hinalikan ito. Everyone is cheering for them. Nakatingin lamang ako sa kanila. Congratulations! Nilapitan ni Louis ang lalaking nag-propose at nakipagkamay. Ibig sabihin ay magkakilala ang dalawa. Salamat sa kanta bro ha. Hindi pala para sa akin ang kantang yun. Wala sa loob na ni Yoko ko ang hawak ng mga bulaklak. Did you like the flowers? Louis asked me. Bago ko pa namalayan ay nasa tabi ko na siya. Tumango lang ako at pilit nang umiti. At least the flowers are really mine. Rhyme, I have a secret I want to tell you. Bulong niya sa akin. That song is really meant for you. Mabuti na lang at sinabi niya yun. Gusto ko na sana talagang magtampo. Talaga lang ha? He answered me with a kiss. Louis? Tawag ko nang hindi siya makita sa loob ng kanyang opisina. Napasugod ako sa ospital nang tawagan niya at parang bata na nagsumbong na masama raw ang kanyang pakiramdam. Okay ka lang? Nilapitan ko siya at naupo sa tabi niya. Tumango lamang siya.
Umangat ang kamay ko sa kanyang noo. Normal naman ang kanyang body temperature. Masakit ba ang ulo mo? Tanong ko ulit. Doon lamang siya nagmulat ng mga mata. I met his eyes and he smiled back. Tara, samahan mo ko. Sabay tayo at hinila ako sa kamay palabas ng pinto. Saan tayo pupunta? Naguguluhan na tanong ko. Akala ko ba ay masamang pakiramdam mo? Lumingon si Louis sa akin. Hindi siya sumagot pero ngumiti. Hey, where are you going? Tanong ni Mark nang makasalubong naming dalawa sa hallway. Nilagpasan lang namin siya. Wish me luck. Walang likod-lingon sagot ni Louis habang patuloy akong hinihila palayo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ni Louis at dinala niya ako sa isang park. Actually, it's a park for children. Dahil ordinaryong araw, mangilan-ngilan lamang ang mga batang naglalaro roon. I want to have a big family. Anya nang lumingon sa akin. Magkatabi kaming nakaupo sa isang bench na gawa sa bato. Okay na sa akin kahit mga limang anak. What do you think? Pinisil niya ang mga kamay ko at alanganing ngumiti. Hindi ako sigurado pero pakiwari ko ay nateten siya sa mga oras na yon. Siguro dahil ito ang unang pagkakataon na nagbanggit siya ng tungkol sa ganitong bagay. Gusto ko tatlo lang, sagot ko. Apat? Natawa ako sa hirit niya. Sige, lima na lang. Will you be the mother of my children? Ha? Huh? Hindi ko gaanong naintindihan ang sinabi niya dahil ang atensyon ko ay nasa aking mga kamay. Parang magic ay nagkaroon ako bigla ng singsing sa ring finger. Paano nangyari yon? Be my wife, Rhyme. He proposed solemnly. Oh, bulaslas ko ng rumehestro sa isip ang ibig nitong sabihin. To stand to say anything. Nang makarecover sa pagkabigla ay tumango na lang ako. I want your answer. Seryosong sabi niya habang nakatitig sa akin. Yes, of course! I want to be your mother. I want to be your wife. Hindi ako makapag-isip ng tama dahil sa kabiglaan. I could not describe the way I felt. Parang gustong sumabog ng dibdib ko sa sobrang kagalakan. Salamat, Rhyme. He touched his forehead to mine and claimed my mouth. Is this for real? Wala sa loob na tanong ko nang kumawala sa kanya. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin ako makapaniwala. How did you do this? Pinakita ko sa kanya ang kamay na nagkaroon bigla ng diamond ring. It's magic. Yumuko si Louis at hinuling muli ang mga labi ko. Hindi ako nagsasawang pagmasdan ang maliit na fountain sa gitna ng malawak na hardin. Sa paligid nun ay nag-uumpisa palang sumibol ang mga itinanim kong mga bulaklak at may mangilan-ngilan na ring mga paru-paro ang naliligaw roon. Pinagawa yun ni Louis para sa akin nang minsang biruin ko siya na gusto kong magkaroon ng sariling fountain katulad ng madalas kong makita sa Magallanes. Hindi ko naman akalain na totohanin niya. For the mother of my child and the woman I love so much. Inabutan ako ng rosebud ni Louis na bigla na lamang sumulpot sa likuran ko. Ang corny mo naman. Pabiro ko siyang hinampas ng rosas sa pisngi. Do you really love me, honey? Paglalambing ko. Habang buhay ko yung papatunayan sa'yo, Mrs. Rhyme Del Mar Mendoza. He whispered huskily and pressed his mouth to mine. Bigla ang paghigit ko ng paghinga kasabay ang pagtulak sa asawa. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Umiiling ako. I felt the baby move. Dinama ko ang tagilirang bahagi ng tiyan. Wala sa loob na sumunod ang palad ni Louis sa itinuro ko. Only to take his breath sharply nang mismong sa palad niya gumalaw ang bata. Oh my God! Bulasas niya kasabay ang pagtaas ng isa pang kamay at dinama ang bahaging iyon ng tiyan ko. It really move, Rhyme. Tumingala siya sa akin. Nang hindi makontento ay natuwa na inihapit pa niya ang kanyang mukha sa tiyan ko. In 2 months time ay manganganak na ako. I'm too excited that I couldn't wait to see our first baby. Ganon din si Louis na pinaplano na agad ang susunod naming magiging anak. Nagumpisa man sa hindi pangkaraniwang sitwasyon ang una nilang pagkikita, nagtapos naman ito sa isang masayang pagsasama. Ganyan ang pag-ibig, hindi mo halos maintindihan. Maraming mga luha ang kailangang pumatak sa mga mata para lang masukat mo kung gaano kalalim ang pag-ibig niya sa'yo. Malaking sugat sa puso ang kailangan mong tanggapin para lang mapatunayan kung siya
ay para sa iyo pa rin. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating kwento at hanggang sa muli, maraming salamat po.